Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is Adelina. So ngayon, samahan po ninyo ako at ang isishare ko po sa inyo ngayon ay yung akin po mga dating cactus doon sa ginawa kong mga yung sinimento ko na tabi-tabi. So yun, samahan po ninyo ako guys kasi ililipat ko na po siya sa isang pot lang pag sasama-samahin natin siya. Kasi ang pangit na niya at ang tagal ko na pong balak siyang ilipat. Hindi ko pa lang po talaga nalilipat. Pero yung dalawa po, inalis ko na po yung dalawa doon. Kaya po, ililipat na natin siya para po lumaki na siya. Kasi pumapangit na po siya doon. At saka marami na po kasi siyang pop sa palibot niya. Kaya kailangan pong ilipat na natin siya. So, samahan po ninyo ako guys. At yun po ang aking isishare sa inyo. Yung ating pong mga cactus. Tara na po! Ito na po guys. Yung sinasabi ko sa inyo, ililipat ko. So, ito po yung aking ginawa. Yung mga yan. So, pumangit na po kasi ilang taon na po ito dito. At saka nung itinanim po natin ito ay mga pups lang. Ngayon po may mga pups na rin po sila. At saka ito, mother plant na po sila. At saka mayroon na po silang mga pups, marami na. So, inalis ko na po dito yung dalawa, yung nakatanim dito sa gitna. At saka yung nandito, nilipat ko na. So, ito na lang po yung hindi ko nalilipat. Ngayon, ililipat na po natin siya sa isang pot lang. Pagtatabi-tabihin ko na lang po siya doon. So, ibababa ko na ito guys at ilipat na natin siya. So, itatapong ko na lang itong aking ginawa noon. So, kasi yung pinagtataniman po natin ngayon is yung mga white pots na. Noon po, madalas kong gamitin yung mga ganito. Gumagawa po ako ng mga DIY pots. So, maganda sana. Kaya lang guys po, sobra pong bigat nito. Mahirap pong buhatin. At saka hindi po makakalaki yung ating mga cactus. Pwede po, tataniman ko uli ng mga pups lang. Tapos pag malaki na, ililipat ko na lang siya uli. Ganun na lang po yung mangyayari kung hindi ko siya itatapon. O kaya, pwede ko siyang i-repair. So, tapalan ko siya dito ng mga semento uli dito kung maganda. Pag-isipan ko po kung itatapon ko to. Kasi yung isa po, itinapon ko na. Dalawa po kasi itong ating ginawa. So, makikita po ninyo doon sa ating mga dating video na dalawa silang magkatabi. So, yan guys. Nailigay ko na po dito sa baba yung pot at saka yung ating cactus. So, eto na po sila. Ayan, oh. Kukunin natin siya isa-isa at ililipat na natin siya dito. Yung akin pong potting mix ngayon, ayun na po yung aking bagong DIY. Yung 70% na lupa at saka 30% na pamish. Yun na po yung mga gamit ko sa ating cactus at sa ating mga sakis. So, ayan na. Umpisahan na po natin yung ating paglilipat. Anim na cactus. Pagsasama-samahin ko na po siya dito. Pagdidikit-dikitin ko na po siya. Oh, okay lang. Kasi yung mga cactus po, pag nakikita natin, magkakadikit din, is maganda rin pong tingnan. Kaya yan, pagdidikit-dikitin ko na po yung ating mga cactus. So, pwede kong alisin yung mga pups niya, tapos yung mga mother plant na lang yung pagtatabi-tabihin ko para kung magkaroon sila ng pups, di okay, mas maganda rin. So, para may bago po tayong palalakihin, so alisin po natin yung ibang pups nila. O kaya ilagay natin dito sa gilid yung kanyang mga pups. Tapos sa gitna na lang natin ilagay yung mga mother plant. Pwede rin po. Titingnan natin guys kung ano yung mas maganda sa ating pagtatanim. Sige, umpisahan na po natin. So, ang gagawin ko po guys, kailangan natin sipitin yung ating cactus. Ayan, kasi para hindi tayo matinik, sipitin natin yan. So, ano lang naman. So, matigas. So, tusukin natin ng stick. So, ayan. Ang haba na po ng ugat niya, oh. Ayan. So, may baby siyang naiwan. Pwede natin pong putulin yung kanyang ugat. Ayan, puputulin natin yung ugat niya. Ayan, oh. Ang tanda na po. Ang pangit. Ilang taon na po kasi ito na hindi lumalaki dito. Alisin na natin yung mga pups niya. Tapos, ayan. Madali lang naman pong alisin. Ganyan na nilang natin, oh. Ayan, ha. Tay, wait lang po. Ayan. Ayan. Ganituhin lang natin yung pups niya. Yan, para matanggal natin siya. O pwede rin po, gumamit kayo ng glove para maalis po ninyo ito. Ako, hindi na pala ako nakapagsuot ng glove, guys. O yan, o, natunaw na po yung ibang pups niya. So, mamaya, gugupitan natin ito. Kukuha ako ng gunting para maputulan natin itong
kanyang mga ugat. So, ayan, meron na tayong gunting. So, pwede nating putulin siya o pwede rin namang hindi. So, ikat na lang natin siya dyan. Kasi pag kinat natin, tutubo naman po yung bago niyang ugat. So, ayan. Dito na natin sahurin. So, lagay natin dito sa gitna. So, kunting ganito lang. O kahit hindi na tayo maghukay. Kasi, ayan o, naputulan na natin siya ng mga ugat. So, ganito lang po. Papatong ko lang siyang ganyan. Parang kulang pa nga po ng isa. Tama-tama lang pala yung kung hindi ko nilipat sa iba. So, kunin ko kaya. Ayan. Para pito siya. Ayan, kunin ko doon. Yan. So, ito na guys yung kaparehas niya, oh. So, lalagay natin dito. Direct sunlight po itong aking garden. Kaya po, yan, hindi po ako nagtatago ng mga cactus sa shaded area kapag bagong tanim. So, doon ko lang po sila nilalagay. Kasi matibay po ang mga cactus. Kahit po bagong bunot, pinapatong ko lang po sila sa ibabaw ng lupa. Kahit ilang linggo na, nandun pa rin po sila, buhay pa rin. Kaya po, okay lang po yan na hindi ilagay sa shaded area. Mas hindi nga po ako nagagandahan kapag nasa shaded area ang ating mga cactus dahil po sa nagiging payat po siya, payat na tatangkad. Ganun ang magiging itsura nila kapag nasa shaded area at hindi sila nainitan. Pero kapag nasa initan po sila, bilog na bilog sila. Kung wala po sa init ang ating mga cactus, ano siya, tataas lang po siya ng tataas na payat. Hindi siya tutubo ng kung ano talaga yung itsura nila. Kung katulad dito, bilog. Dapat bilog din lang siya hanggang sa lumaki. Hindi po magiging payat na pataas. Ayan. So, ganyan po yung pagtatanim ko ng cactus. So, hindi na po inilalagay sa shaded area. Kung saan ko sila tinanim, dyan, dito sa garden natin, dyan ko din lang siya ilalagay. Tapos, kung hindi naman po siya umulan, pwede ko naman siyang diligan ng after, yan, mga 2 weeks, pwede ko na siyang diligan kung hindi po uulan. Ayan, pero ngayon po ay tag-ulan na dahil June na po tayo, kaya iinit siya, uulan, so okay lang po itong ating mga cactus na maulanan at saka mainitan. So, gustong-gusto po nila yung nauulanan sila at saka naiinitan. Katulad ng ating mga namulaklak na kulay yellow po, yun po ay rain and shine din, dito sila sama-sama. Nagugustuhan nila yung init at saka yung rain. So, wala po tayong nilalagay na mga pataba o kaya pampabulaklak. So, ito pong ating pot na to is wala po tayong fertilizer ngayon. Wala tayong vermicast kasi matagal na tayong naubusan ng vermicast. Dahil nung bumili po kami ng ate ko ay matagal na po naubos. So, ito ay wala siyang vermicast. So, ano lang, regular soil lang siya. Nanggaling lang doon sa likod bahay ng ate ko yung lupa. Tapos yung iba, hiningi ko doon sa kapatid ko sa Laguna. So, nung nagpatayo sila ng bahay, naghukay ng gagawin poste. So, hiningi ko yung lupa na yun. Kaya, ganyan lang po yung mga gamit ko na lupa. Hindi po ako bumibili ng mga potting mix o soil mix. Sarili ko lang pong gawa yung atin pong ginagamit na mga potting mix sa ating mga sakis o sa ating mga cactus. Ito mga pups guys, ay itatanim ko po ito sa ibang pot. Yan, pagsasama-samahin ko yung mga yan sa ibang pot, ay umuuga yung aking camera. So guys, ito na po yung ating naitanim. So ganyan ang itsura niya. So hindi ko na po tinaniman yung mga
ibang pagitan niya. Ito mga ito, hindi na. Para po pag tumubo yung mga pups nito, mayroon siyang space ng konti. Ayan o. Dito wala. Yung sa mga gilid lang natin siya nilagyan. Oo. So, hindi siya masyadong sa sobrang mainit na mainit. Doon ko lang ilalagay po ito sa gilid. So, pagdating ng 2:30, wala na pong init. Kaya, okay lang siya doon. So, yan na guys yung ating natapos. So, ayan na po guys yung ating share ngayon sa araw na to. Yung ating pong paglilipat na ating mga cactus. At maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. At sana po huwag ninyo makalimutang mag-subscribe. At i-hit din po ninyo yung bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. At sana po yung all para po lagi po kayong ma-notify kapag meron tayong mga bagong ina-upload. Ayan, maraming pong salamat. At huwag din po sana ninyo kalimutang i-follow at i-like yung ating Facebook page at yung ating mga social media. Ilalagay ko po dyan sa taas, guys. At maraming pong salamat uli. Thank you so much. Bye-bye!